Makausap po natin si Sir Christian Punla. Ang kanya pong reklamo ay ang Palawan Electric Cooperative. Patay-sindi po ang ilaw nila diyan sa Palawan. Sir Christian, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Happy. Saan po sa Palawan kayo? Sa Puerto lugar? Princesa City po. Puerto Princesa? Yes po. Matagal na po yung problema diyan sa Puerto Princesa na yung patay-sindi yung ilaw, ibig sabihin brownout, madalas? Madalas po, Sir Happy. Siguro po sa isang linggo po, Sir Happy, nakakadal tatlo or dalawang beses po mag-brownout po. Tapos yung balik po ng kuryente, matagal din po. Yung iba po naman po, halos kinabukasan na po bumabalik. Tapos kadalasan din po, yung kuryente po, magbubukas po ng umaga, papatay ng tanghali, bubukas na naman po ng hapon. Medyo po nakakasira po kasi ng appliances yung therapy. Correct. Wala po ng abiso sa inyo na magkakaroon ng power interruption beforehand? Nagkakaroon po siya ng abiso pagkatapos na po mag-brownout. Halimbawa po nag-brownout po sa Rappi, ganun po. Saka po sila mag-a-advise sa page po nila na nag-brownout po, ganito po, ganun. Ay, late na. Opo, sisira na yung mga appliances po ninyo. Marami pong case na ganun, sir. Nasisira po yung TV kasi nga po patay-sindi po. Especially po yung mga TV po na naka-flat screen po sa Rappi, ganun po. Yun po yung nagiging problema. Tsaka yung mga nagmo-module po na estudyante, ganun din po yung reklamo sa Rappi. Halos taon na po eh. Taon na po talaga yung problema na to sa Rappi. Ilan taon na po, sir? Sa pagkakaalam niyo. Simula pa nung bago pa pumaupo si Pangulong Duterte, ito na po talaga yung issue. Actually, nung pumunta po dito si Pangulong Duterte, Sir Happy, way back 2016, pinuna niya rin po ito, Sir Happy, itong paleko na ayusin po yung kuryente po, yung daloy ng kuryente nga po, kasi isa po ito sa mga nireklamo ng residente nung pumunta po si Pangulo dito. Okay. Pero hanggang ngayon, Sir Happy, wala pa rin po talaga. Ganun pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin. Ms. Claire, magandang umaga. Yes, sir. Magandang araw po. Ma'am, mismo si Pangulong Duterte pala noong 2016 pa nagsabing ayusin yung problema. 2021 na ngayon, wala pa rin pong solusyon sa patay-sindi na ilaw at brownout dyan sa puerto? Sir, with due respect po, when I'm still in media, problema na po talaga yan. Ah. At napag-alaman po natin yan nung ako po ay lumipat dito sa Palawan Electric Cooperative at nahira nga po na pansamantalang tagapagsalita po ng ating kooperatiba ay nabigyan po ng pagkakataon na mapag-alaman natin ng tuwiran kung ano nga po ba yung kooperatiba, Sir Rafi. Okay, ano nga po ba ang problema, ma'am? Yes, sir. Ang bawat po power interruption ng ating pong kooperatiba, ng isang electric cooperative, ay mayroon pong dalawang katahilanan. Ito po yung unscheduled at saka scheduled. Ito po yung sinasabi ni Sir Christian na kami po ay nagpo-post after dahil yun po ay mga hindi natin inaasahan na pagkawala po ng daloy ng kuryente sa isang particular na lugar. Direct to the point na po, ma'am. Ano yung the root of the problem? Bakit po nagkaka-brownout? Tatlong dahilan po, Sir Rafi, kapag tayo po ay nagkakaroon ng power interruption. Either distribution, generation, at gayon din po ang mismong sabi nga po ay... Okay. Distribution. How would you solve that problem? Kasi it's been a while na, ma'am, 2016 pa raw. So bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin nabibigyan solusyon yung problema? O sige, distribution, generation, kung ano pa yung pangatlo. Pero ma'am, you have 6 years para isolve yung problem. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin susolve? Naku, Sir Rafik, with your respect kay Sir Christian, marami pong ginagawa ang ating Palawan Electric Cooperative. Tulad na? At kung siya po ay ating isang kamay-ari, ibig sabihin siya po ay nakaalam po ano po yung kabuang takbo ng isang kooperatiba, marahil po ay kanyang maunawaan ang bagay na ito. No, ma'am. Ang naunawaan lang po nila is sila po ay nagbabayad ng tama. Therefore, they are expecting na kailangan tama rin po ang binibigay na serbisyo sa kanila. Tama rin po dapat ang supply ng kuryente sa kanila at hindi dapat nagkakasira yung kanilang mga appliances. Yan lang po yung naiintindihan nila. Yes, sir. Kaya po iniimbitahan natin si Sir Christian at amin pong ipapaunawa po sa kanya kung ano po yung dahilan. Ma'am, di ba sinabi niya na po, generation. Okay. Yes, sir. Ano pa yung isa? Distribution. Distribution, ano sir. Ano pa yung pangatlo? Ito po yung sa ating pong transmission, sir. Transmission. Kaya nga po, you have so many years to solve those three problems. Bakit hindi nyo po magawa ng paraan? Kahit pa sabihin natin, sampu pa yung problema ngayon.
pagsamasamahin niyo po yan. Bakit hindi niyo po mabigyan ng solusyon? Ilang taon na po yung problemang yan. Ay, Sir Rapi, patuloy po ang pagsisikap ng ating kooperatiba. Ang distribution lamang po ang sakop ng ating Palawan Electric Cooperative. Beyond our control, ang generation po, sir. Okay, so may problema sa generation. So meron kayo ituturo na ahensya or kumpanya. Yes, sir. Yan po ang generation. Yan po yung ating mga power providers. Kapag katulad po ng kagabi, baka isa rin okay. po si Sir Christian na karanas ng total blackout. Then, ma'am, talk to the power providers. Sit down with them. Kung kinakailangan ng mediator, then you go to your politician, you go to your congressman, you go to your governor, to your mayor na para mag-intervene in your behalf, in their behalf. Anong ginagawa ng mga politiko nyo dyan? Opo, sir. Ilang beses na po kami nakipagpulong sa ating mga lokal na pamahalaan, panglalawigan at paano po sinabi ng mga lokal na pamahalaan? Marami pong mga solusyon na kanila pong inilalapat. Dangat na lamang, sir, dahil kami po ay umaasa lamang sa capital expenditure. Hindi po kaagad namin makukuha kung ano po yung nais nating positibong pagbabago sa isang electric cooperative, sir. Okay, so therefore, ma'am, yeah, I hear you na ginagawa nyo ng paraan. Ma'am, kailan niyo po may papangako sa taong bayan ng puerto na magkakaroon na po ng permanent solution sa problema nila? Sir Rafi, kailan po? With respect po sa 121 electric cooperative sa buong bansa, pare-parehas po ang dinaranas nating issue. Ang pagkakaroon po ng tuwirang unscheduled power interruption, sir. Ma'am. Okay, may nakausap po akong lugar. I think it was Oriental Mindoro or Occidental Mindoro. Ang kanilang problema is generation, yun sa power. So, nakausap po namin yung Napocor, kailangan lang daw taasan yung kanilang megawatts at meron na sila application sa ERC, Energy Regulatory Commission. Tinulungan po namin at ngayon, mabibigyan na po sila ng additional megawatts. Then that would solve the problem. In your case, ma'am, wala kayong sinasabing definite na para ma-solve talaga yung root of the problem. Ang sinasabi niyo palagi, generation. Ano ba yun sa generation? Sir, ang generation po, Sir Rafi, ay ang ating po mga power provider. Kaya nga, kinausap yes, niyo na ba yung power provider? Tinanong niyo na ba yes, sa power sir. Provider? At kasalukuyan po kami ngayon po na ang ating pumbak, ang ating pumbak. Ano pong sabi ng power provider, ma'am? Magdadagdag po kami ng kapasidad at kapabilidad para po maitaas ang supply ng kuryente. Ma'am, may balita kasi yes, kami. Sir. Correct me if I'm wrong. May balak daw kasi magtayo dyan ng coal plant. Tapos ngayon, nung hindi matuloy-tuloy at hindi pumayag at nireject, karamihan doon sa mga estudyante, nireject yun, yung mga estudyante mm-hmm. ng mga scholar, pinagtatanggal yung scholarship. I'm not referring to you, ha? And then, okay. Ngayon, sinasadya para mapuwersa na magkaroon ng coal plant na dyan. I beg to disagree with that kind of issue, Sir Rafi. You disagree? Okay. Yung bagay po na yan ay hindi po sakop ng ating kooperatiba. Kung yan man po ay takbong politikal, hindi po natin nasasakop ang bagay niya. Sino ba pinaka-head po ng inyo pong kooperatiba? Meron po kami ngayong bagong talaga, acting general manager mula po sa National Electrification Administration. Sa katauhan po ni Ma'am Bienvenida Tungol. At nung isang linggo lamang po siya, naupo bilang acting general manager. At ito nga po, ako ay binigyan po ng abiso okay. na para sagutin po kayo. Guys, can we talk to the governor? Or to the congressman? Kasi this politician should do something. May magagawa itong mga politiko kung gustuhin talaga nila. Do you agree with me, Ma'am Claire? May magagawa yung mga politiko ninyo dyan kung gustuhin? Tama? Opo, para matulungan kayo? We are political animal at kinakailangan po natin yung kikik at political animal. Wala po sa ating hindi, kaya ma'am, ito yung sinasabi ko, ma'am. Malaking tulong po yan, sir. Correct. Ito yung sinasabi ko eh. Kung sino man yung congressman dyan sa puerto, all or he or she has to do is ipatatawag sa Congress yung power generation, Napocor ba yan? Ipatatawag kayo at kung sino-sino pa mga Poncio Pilato doon sa Congress at pagpapaliwanagin at alamin kung ano talaga ang root of the problem in aid of legislation, mag-iimbestiga. At trust me, magkakaroon ng solusyon yan kung gugustuhin. Lalo pa ito, yes, mga kawawa itong mga taga-Palawan. Pero sir, meron po tayong power block sa ating pong kamara.
sa House of Representatives at yung APEC Party List, yung Philreg sa Ako Patayan at Recoboda, ay pinututukan din po ang mga bagay sa ating po mga ACs, Electric Cooperatives. At isa po ang PALECO sa kanila pong tinutulungan. Dangat nga lamang si Rafi ay talagang medyo mahirap pong kumilos sa pagpuponda at pagbibili po ng mga karampatang kagamitan para pag-upgrade dahil po sa kasalukuyan po nating sitwasyon ngayon. Lalo na po karamihan po sa amin ay naka-work from home. Ang mga lineman lamang po natin ang nasa field at ilan po yung customer welfare desk po namin ay nasa work from home din. So ganun po ang sistema, pero pagdating po sa pagpupondo, meron po tayong capital expenditure para ma-avail yung mga bagay nito, dangat lamang po ito yung nakaka-hamper para po ma-push at ma-implement agad ng ma'am, okay. Well, it's up to you kung saan yung kukunin yung pondo. Ang mahalaga rito, ma'am, yung po mga consumer ninyo, mga customer ninyo, nagbabayad naman ng tama, eh dapat meron na kayong naipon na pondo na para pambili ng mga kagamitan, pang pa-upgrade ng mga equipment ninyo pag dumating yung time na tulad nito, na hindi na kayo aasa pa sa gobyerno na para mag-loan or mag-aantay pa hanggang sa dumating yung milagro na all of a sudden, mawawala nila yung problema. Yes, sir. Opo. Ang ating pong electric cooperative ay umaasa lamang po sa CAPEX mula po sa subsidiya ng ating pong pamahalang national therapy. Ikaw po ay messenger lamang, so I'm not gonna shoot the messenger. Hindi kita i-blame sa mga problema ngayon. Ine-echo mo lang po kung ano mga sinasabi sa iyo ng mga nakakataas sa inyo. But anyway, ito na lang po, mama. You listen. Sir Christian. Yes, sir. Yes, gaano katagal na yung problema ngayon dyan sa inyo? Taon na, sir. Bago pa pumuha po ang ating Pangulo ngayon, sir. Si Pangulong Duterte. Concern ko lang din po kasi, sir, yung mga lineman po ng PALECO na yun nga po, akit baba po sa poste pag may nasisira, buhay po. Tapos yun nga po yung parang yung nasa taas po, sir. Parang hindi po talaga nagbibigay ng magandang servisyo dun sa baba na kung saan sila po yung kumikilos para ayusin yung daloy ng kuryente. Mm-hmm. Na kung sana po, kung maganda po sana yung mga equipment o kagamitan na ginagamit ng ating mga lineman, hindi na po sila pabalik-balik sa taas. Sobrang mm-hmm. delikado po, lalo po pag naulan. Yun din po yung isa sa mga concern ko, sir. Salute po ako sa lineman ng PALECO. Yun nga lang po yung management, yung nasa taas po. Yun okay. po talaga yung kireklamo ng... Ma'am Claire, may nagmamalasakit sa inyong mga lineman. Yes, sir. Opo. Ang hirap ng buhay nila. Pero yung mga nasa taas, yung mga AGM, kung sino-sino pa mga matataas ang rangko, mga opisyal dyan sa inyong kooperatiba, eh hayahay sila, nakaupo sa kanilang air conditioning room, sumasahod ng malaking pera at mga bonus. Tapos, tapos naghihirap yung PALECO, hindi makabili ng tama mga equipment pang-upgrade itong resulta. Brownout palagi. Sir Christian, if you have time, you can sit with me sa ating po member services department. I'll wait for you on Monday. Yan po ang work from office ko. I can talk to you at hanggang maunawaan mo. Pero nararamdaman ko yung iyong nararamdaman din ng ating isang kamay-ari. If you really a member, consumer, owner of PALECO, nauunawaan mo po ang bagay na ito. Ang ating pong substations ay ongoing na at gayon din po ang ating SCADA. Sir, hintayin lang po natin maipatupad ito ni PALECO at mararamdaman po natin yung pag-island mode ng ating pong ng ating pong Puerto Princesa sa poblasyon, kung sakali okay, pong mayroon pong mga blackouts na nararanasan po tayo. Right. Yan po, sir, yung unscheduled okay, sige. Power. Ma'am, sige, antay na lang. Sige, mag-antay. Itinanong ko na kanina, ayoko bumalik tayo sa... Ma'am, I don't want to go back from scratch na tatawin ko ulit sa iyo kailan. Sabi nyo, antay na lang. Anyway, this is what I'm gonna do. Ma'am Claire at Sir Christian, mamaya po sa Wanted sa Radyo, subukan po namin tatawagan na inyong mga politiko dyan. Para doon tayo kukuha ng update, tatanungin natin sa kanila kung ano mga pinanggagawa nila. Fair enough? Ma'am Claire? Apo, sir. At sir? Christian? Sir, salamat po. Yes po. Sige Marami po. Maraming salamat po, sir. Meron nga mga probinsya, Ma'am Claire, for your information, na yung pong mga politiko nila, ang mismong kumilos na para matigil na itong mga brownout, patay sindi, na mga problema sa kanilang lugar. Si Governor ay out of the country. Okay? Ito yung panawagan ko palagi, sinasabi ko. Kayo pong mga botante, lahat ito, hindi lang sa Palawan, sa lahat. Kapag nakita nyo po, yung inyong mga politiko, walang ginagawa sa inyong mga problema na matagal na yung problema dyan, nagaganap sa inyong lugar, si bakin yung politiko nyo, magboto kayo ng iba. Next. Anong nangyari kasi, pinatatagal nyo, nagsisilbi dyan ng 9 years, tapos
papahinga lang, ilalagay ka mag-anak, and then another 9 years, kuminsan ang may problema din yung mga botante. Kasi nagpapauto sa mga politiko na magaling manguto. Yan lang po ang opinion ko. Hindi lamang po sa Palawan, I'm referring sa buong bansa. Sana kayo mga politiko, pinangako niyo po sa inyong mga constituent na gagawin niyong lahat para makatulong sa kanila problema, serbisyo publiko, and yet, pag nakaupo na kayo, nasaan na kayo? Congressman Acosta, magandang hapon po, sir. Kong. Good afternoon po. Mula dito sa Brownout Capital of the Philippines, Puerto Princesa City. Oh, iyan. Galing na mismo kay Kong. Kong, paano to? Yun nga po, kayo na po mismo nagsabi, Brownout Capital, correct. Dahil 10 years na po maigit, yan yung problema ng paleko na yan, Kong. Tama ho yan, Idol Rafi. Kung nung simula ho na naupo tayo sa gobyerno, 9 years ago, nasa Kapitoli pa tayo, ay problema na ho yung distribution ng power dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Okay. To give you a background, Idol Rafi, dahil nga nagpalit ang nangyayari kasi, Idol Rafi, kapag nagpalit ng bagong administration o bagong general manager ang Paleco, siyempre ang pakiusip nila ay bigyan sila ng pagkakataon. Nababago yung serbisyo, Idol Rafi. Okay. But sa aking palagay, yung aking mga kababayan ay sawa na. Ang susunod na tanong, ano bang ginawa ng gobyerno? Idol Rafi, yung city government ng Puerto Princesa ay nagsampa, kung hindi ako magkakamali, 3 years ago ng kaso, civil suit against Paleco para ho idemanda dahil lahat ng mga appliances, dahil nga patay sindi, Idol Rafi, ay lahat nasira. Okay. At talagang perwisyo, Idol Rafi, sa ating mga kababayan dito. Linawin natin sa Paleco, hindi ho yung mga lineman, hindi yung nasa babang mga opisina. Ang problema, Idol Rafi, yung organization mismo. Kaya ho tayo, Idol Rafi, 2019, yung nakaraang kongresista ho ay nagpanukala ng baka sasakali. Dahil sa buong Palawan, Idol Rafi, ang merong prangkisa lamang para nanabigyan ng Kongreso para mag-operate as distributor ng power dito sa Puerto at sa buong Palawan ay yung tinatawag nating Paleco. Yan okay. Na yan, Idol Rafi. Okay. So noong mga panahong yun, Idol Rafi, ang naging solusyon ay tumulong ang provincial government at city government para maghanap ng katulong sana nila, ng katuwang. Ano nangyari po, Paleco? Kong? Ang problema, Idol Rafi, siyempre may resistance coming from Paleco. To the point na yung ibang mga kababayan natin na nandyan sa loob ng Paleco ay sinasabihang pinakialaman ng mga politiko para makapasok sana yung isang distributor o tutulong sa kanila, Idol Rafi, dahil nga matagal na ho nag-TTS. Sabi niyo po sa dinimanda na po yan ng city, itong Paleco. Ano nangyari po doon sa kaso, yung civil suit against them? Idol Rafi, ay dinidinig pa yung kaso na civil suit against Paleco na isinampa ng city government of Puerto Princesa. Okay. Wala ba kayong magawa, sir, na ipatawag sa Kongreso ito pong mamayari ng Paleco kasama ng ERC para once and for all magkaalamanan na kung ano talaga ang ugat ng problema, ano talaga ang reason kung bakit hindi pa mabigyan ng solusyon itong problema dyan sa Paleco 10 years ago pa? Naipatawag na, Idol Rafi, nagkaroon na ng hearing yan dyan sa Senate nung una. Tapos na pag-usapan ulit noong merong tayong nakita sana na tutulong sa kanila na yung more power. Opo. Ang huling na pag-usapan, Idol Rafi, dahil sila ay humingi ng karyo na sinasabi nila na nagpalit ng management, Idol Rafi, nangako sila na babaguhin yung sistema. Kasi ang nangyayari, Idol Rafi, hindi lamang pag tinanong mo kasi si Paleco, Idol Rafi, ang sasabihin sa'yo, ituturo ko sa IPP. O yung independent power providers, Idol Rafi. Pero hindi lang yun ang problema Ang problema, kahit yung sa nagreklamo, Idol Rafi, pag tinanong mo siya, ang nakalagay sa Facebook ni Paleco, bakit nang brownout? May sumabit na butike. Did you buy those reasons o palusot na binibigay sa inyo ng Paleco? Parang pinagluloko lang kayo dyan sa Kongreso, ginagawa kay mga kengkoy nitong mga tao sa Paleco. Ibig sabihin, they're trying to outsmart you guys, sir? Nung una, pinagbigyan natin sila. Idol Rafi, doon sa pakiusap nila. Opo. Pero ngayon, natila parang walang pinagbago, Idol Rafi. Patuloy pa din yung brownout. Tayo ay magsusulong kasama yung tatlo nating kongresista na kasama yung city,
baka makiusap naman na tayo at pumayag na sila na hindi na magkaroon ng opposition coming from Paleco na kinakailangan na hindi lamang sila yung kumpanya na nag-distribute okay. ng power. So ibig sabihin kong the only way to solve this is palitan na itong Paleco. Yeah. Hindi naman palitan totally. Idol Rafi, magkaroon lang ng isa pa na katuwang nila. Una yon na solusyon na nakikita natin. Katuwang, sandal pa. Yung katuwang na ito, yung ba yung coal power plant? Hindi. Hindi po. Iba po. Distributor company po, Idol Rafi, yung kailangan. Kasi ho, yung IPP statin, sapat pa yung kuryente na binabato nila ngayon eh. Ang problema doon sa linya, at saka doon sa pawala-wala, sira-sira na makina ng mga IPPs. So, ibig sabihin, kailangan siguro ng upgrade o bumili ng mga bagong kagamitan, itong Paleco, at hindi nila ginagawa. Bubulok-bulok na siguro yung mga gamit nila. Dapat, Idol Rafi, ang pangako nila sa atin ay magkaroon ng integrated system yung linya. Dahil ho, katulad dyan sa Maynila, Idol Rafi, kapag nag-brown out o may sumabit na butike sa isang kanto, ay hindi lahat ng Kamaynilaan ay brown out. Mm-hmm. Dito ho, sa amin, kahit ang putol ng kuryente ay doon sa malayong lugar, most likely, Idol Rafi, nagkakaroon ng brownout, hindi lamang sa lungsod ng Puerto Princesa, bagto sa Palawan. Naintindi ko na po. So, ibig sabihin, sir, kailangan talaga ng upgrade, sir? Kailangan ng upgrade, Idol Rafi. Okay, so, sir, sampulan niyo po sila pag matigas ang ulo, aba, i-contempt niyo po para makulong po. Pwede niyo naman siguro ikulong dyan sa Kongreso yung mga opisyalis dito ng Paleco para madala at mapahiya. Dapat, Idol Rafi, tayo rin ho'y nananawagan sa National Electrification Agency na tulungan tayo. Kasi pag nagkaroon ng mga problema sa ating mga electric cooperative, hindi lamang dito sa Puerto, sir, Idol Rafi. Sir, nananawagan kayo sa NEA. You have the power na to call them, to have them report to you guys sa Congress. Yes. Isuwa mo niyo po itong NEA, ito pong Paleco, Napocor, kung sino-sino pa ang mga Poncio Pilato, para harapin po kayo and then magpaliwanag sa inyo in aid of legislation at kapag may nagmatigas ang ulo at meron ng bobola, i-contempt niyo po, sir. Dapat, Idol Rafi. So kailan po, sir, magkakaroon po ng final and permanent solution po itong problema ng kuryente, pagbabrown out dyan po sa Palawan, Kong? Ako, dalawa lang ito, Idol Rafi, nakikita kong solusyon. Una, magkaroon ng other distribution company dito sa Palawan. Pangalawa, kung hindi pwedeng gawin yon, pangalawa, Idol Rafi, dapat total revamp ng Paleco. Yun. Kasi tila, ano, Idol Rafi, ang problema kasi dito, tama ho yun, upgrade. Ang problema, Idol Rafi, saan kukuha ng pam-upgrade yung Paleco? Uutang yan sa national government, hindi papayag ang taong bayan. Dapat, Idol Rafi, kasi iniisip na namin, lahat ng tao kumukonsumo ng kuryente, Idol Rafi. Oh. At nagbabayad naman ng tama. So, ibig sabihin, yung mga pera nila na pang-upgrade, supposed to be dapat savings nila yun at pag dumating na itong time na kailangan upgrade, eh may pondo sila. Hindi pwede yung aasa sila sa gobyerno at yung mga perang nasingil nila dati, ibinulsa na at pinambayad na ng mga bonus at malalaking sweldo ng kanilang mga opisyalis, di po ba? Nako, Idol Rafi, yan dapat pa ang isang kalkalin dahil kung hindi ako magkamali, Idol Rafi, ha, noong mga nakaraan na pag-uusap ay tila yata walang kita o maliit yung kita na kailangan pang ipangutang ng Paleco yung para doon sa upgrade natin sa mga linya. Linya talaga ang problema, Idol Rafi. Okay. Dapat yung parang standard, Idol Rafi, sa ibang bansa o dyan sa Kamaynilaan na hindi, pag nagkaroon ng brownout doon sa isang lugar, hindi lahat ng circuit tamay. Eh, yun ang nangyayari sa sabi ngayon. Sige. Sir, okay. Sabi niyo po, sir, bago pa kayo maging congressman, 9 years ago, at kayo po ay congressman na ngayon, na meron po kayong kapangyarihan na ipatawag to sa Congress. So, sa inyo pong tansya, kailan ho matutuldukan itong problema, itong kalbaryo po ng mga Palawenyo in regards to yung supply ng kuryente na pugak-pugak, sir? Dapat, Idol Rafi, sa madaling panahon na dapat lahat ng players dyan, kasama yung NEA, kasama yung ERC, kasama yung IPPs, ay magkaroon ng usapan. Kailan po, sir? Ngayon, pagpatak po ng May 17, balik ho sa Kamara, yung balik ho ng session, tayo ho kasama yung ating dalawang kongresista ay magpa-file na ng resolution para ipatawag yung Paleco at yung other players dito sa situation
hindi lamang sa puerto, bagto sa buong lalawigan ng Palawan, na good. Nangyayari na naman, Idol Rafi, na okay. So sir, pag pinatawag niyo po sa Congress yung Paleco, pwede ba ako magpadala ng reporta namin yan para makita ko yung pagmumukha nito mga taga Paleco? Oo naman, Idol Rafi, wala akong problema. Kasama ko kayo, pwede ko yung umattend ng session. At gusto ko po sir, habang pinapagalitan nyo eto mga taga Paleco, gusto ko po mapitikan namin ng camera at makita namin itsura habang nilelekturan nyo po itong mga taga Paleco kung talagang totoo sila talaga may problema. Opo, Idol Rafi. Sige po. So kailan po yung hearing nyo sir with Paleco? Ano pa tayo, Idol Rafi, isasampa natin yung ating resolution sa Congress on May 17th dahil doon pa lang ho mag-open ulit ang session. Ngayon, balitaan ko ho kayo kung maikalendar ho agad ng check din natin sa mababang kapulungan kung kailan at saang komite tatalakayin itong problema ng kuryente dito sa lungsod ng Pasok. Sige sir, abangan po namin yung patawag at kapag humarap na po yung Paleco dyan sa Kongreso, magpapadal po akong reporter para magmasid at tingnan ko kung anong itsura nito mga taga-Paleco na ito. Salamat po, Congressman Acosta, sir. Salamat po, Idol Rafi. Maraming salamat magandang po. Magandang hapon po. Sir Christian. Yes, sir. Yes, ayan, mismo salamat, yung sir. Congressman yun na pala. Galit na galit na. Tinawag niya na mismo Brownout Capital of the Philippines. Thank you po. O, di ba? Siya na mismo. Yes, galit na mismo kay Congressman Acosta. Brownout Capital of the Philippines, ang Palawan. Kita mo yan. Thank you, Sir Rafi. Salamat po. Pati talaga. Yung congressman ninyo, frustrated na. Pero at least may magagawa. Itong sasabi ko, may magagawa yung mga politiko. Tama yan. May 16. Ipatatawag. Hopefully by May 17, makakalendar na. At kapag yan ay pinatawag ng Paleco sa Congress, pupunta po yung reporter namin, kakamera namin yung pagmumukha nito mga taga-Paleco. Tingnan natin kung paano magsinungaling sila o magpalusot. Let's see. Sige po, Sir Christian. Salamat po ng marami, Sir Rafi. Magandang hapon po. Thank you so much po. Sir Christian. Yes po, sir. Oh, meron ka mga fans, oh. Ay. Si Marites Globio. Sige, basahin mo sa sir, pwede po magpasalamat po, sir. Sige, pasalamat po kayo. Thank you po sa pagsagot po and sa pagtugon din po sa problema po ng buong Palawan and especially po sa programa po ninyo, Sir Rafi, Rapid Tool po in Action. Kagabi lang po ako nag-message pero ang bilis po talaga. Oh, basahin mo yung sinasabi ng mga netizen. Sabi po ni Marites Globio, ang gwapo ni Sir Christian Punla. Ang gwapo niyo daw po, sir. Si Sir Christian. Oh. Ang cute naman ni Sir Christian, galing po kay Rosenda de Robles. Mm. At ikaw naman, Shari? Anong sasabihin mo naman? Yun po. Cute po. Hi, Sir Christian. Sir Christian. At yes, least, po, okay na. Itong si Shari, ano to ah? Available. Wala akong sinasabi. Mahirap yun ang distance po, sa Palawan, sir. Anyway, Sir Christian, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, sir. Salamat po. Okay. Ito mga netizen natin, nakakalata ako eh. Pag meron mga magaganda, ang bilis nila, oh, ang ganda. Sabi yung mga keyboard warriors. Oh, pag meron gwapo, pag may mga pangit, tinitira. Pero hindi natin binabasa yon, siyempre. Pero grabe yung utak ng mga netizen. Oo nga, takbo nila. Malata mo, di ba? Pag may mga magaganda, puro, puri sa kagandahan. Pag may gwapo, ayan, puri. Pag may mga pangit, kung ano ng mga pangalan, tiyatawag nila, mukhang Chopang. Bunsi. Kay mga netizen. Tapos inaalay agad kay Dagulat Peryong. Ganun sabi yung mga netizen natin. Sir. At least active sila. Meron pa dyan, compare na sa karakter ng isang, yung cartoons. Si Majin Buu, si Doraemon. Doraemon. Pag ayaw nila, kung sino-sinong karakter ang idinudugtong nila. Pero pag pogi. Pag maganda at may gwapo, itong mga netizen natin. Ibig sabihin, may pagkapintasero at pintasera din. Iba sa kanila. Okay.